Sir, dili online ang uban, sir, ay. Ah, sige lang. Recorded man kini. Sige, so last time, putol naman ta ato, no? Ano na ko sa inyo, ang result, I mean, ang atong answer sa midterm. Anyway, di na tutibasan para dili masayang atong time. And then, makaproceed na ta sa finals nga topic. Madunggan ba ko ninyo? Clear akong ano, dara, dili ka putol-putol? Okay naman, sir. Okay, sige. So, magpadayo na ta, ha? Continue na ta sa itong discussion. So, sige. So, sa final term, ang remaining na to nga topic, supposedly, dapat sa midterm niya sila nga mga topic, yun yung cellulose, yun yung cellulose. However, takuetag time nga na-spent dito sa, ano, katining organic chemistry. Which is, sige lang, kay kinanglan mong punta ninyo para mas masabtan ninyo ang kining atong topic diri karon sa cellulose. Mas taas ang coverage sa finals na to karon. However, dili kay siya para siguro ang analysis na kinahanglan sa katong sa midterm. So sige, so mag-start ang atong topic diri sa cellulose. So, of course, nag-end atong topic, di ba, sa last, katong sa basic organic chemistry, dito about sugars. And then, nag-end ta sa sugars dito sa mga polysaccharides. And sa polysaccharides, appeal dito ang cellulose. So, there is a final term, there po ta mag-start sa cellulose nga topic. But before tamo ko andiya, so, ipakita na ako ang asa ta karon sa level of study sa wood structure. So, gikan sa 3, so, sa aware naman mo ni kini sa mga parts, di ba? Parts sa trunk, sa zones, hardwood, sapwood, early wood, late wood, sa growth rings, mga cells, di ba? Sa mga vessels, achids, fibers, parenchyma, na present sa cellular anatomy sa wood. And then, sa ultrastructure, so, ano mo ni? Pag i-ask gani mo, like, dagang pag-iapong nga si Pietani dito sa atong midterm, pag i-ask o i-draw ninyo ang structure sa plant cell wall. Ang atong ginakuan na naman sa wood science nga kuan, kini ang atong sir, nipalit na po siya, sir. Nag-out.
Hello? Nanawala. Hello? Sir. Oh, nawala. Hindi ko. Ah, ako dapat na putol. Pinakauna pa lang, sir, nga slide. Oh, sige lang. Okay. Paspas ka, hindi nga. Star, ina ko maputol ko ha. Or magputol-putol. Okay, sir. Okay. So, again, sa level of study sa Ay, world. Excuse me, sir. What, nawala natin mong gishare nga ako, sir. Eh, wala na yung... Ayan. Sana na. Nana? Okay, na Nana? Kita na ninyo? Nana, sir. Nana, sir. Okay. So, sa level of study sa wood, I will guide you kung asa natadapit dali sa atong wood chemistry na study. So, aware naman mo ani, basic man ni sa wood science, ni kini from sa wood anatomy ni and wood identification. So the tree composed of kini mga parts din niya sa trunk, may hardwood, softwood, early wood and late wood. And then sa cellular anatomy, so gi-discuss ni nato, I mean, gitagan ta mog material ani sa first part sa atong study. Dito ka mga libre form fibers, mga axial parenchyma, and then vessels, tracheids, ana, which all of those are cells making the cellular anatomy. Katutanan mga cells has the same cell wall. Man atong i-ano diri sa ultrastructure. Sa cell wall niya, that cell wall is composed of several parts na medulla medulla, primary wall, S1, S2, and S3. So, probably na, umanan mo anig discuss ninyo sa inyong wood anatomy, definitely. Dito na encounter na ninyo. And then, kining S2 that is composed of kining microfibrils. Kini sila, kining, especially kining primary wall to S3, ang mga major component ano niya para mahimo na sila nga layers sa cell wall is the microfibril. And then, that microfibril is composed of chemicals, which will be our point of discussion sa atong class diri sa wood chemistry. So, let me guide you na from, let's say, we extract a certain portion diri sa S2. Remember, nakining S2, S1, primary wall, S3 are made of macrofibrils. So let's say, nag-extract ta o gamay, ato din siyang gipatako. Yan na siya, oh. So nag-extract ta isa ka portion sa atong S2, which is a macrofibril. That macrofibril is composed of microfibril. Kini. Microfibril is a bundle of micelle. Micelle is an elementary, as the term for this micelle is elementary fibril. Nani siya ha? So, elementary fibril, magtapok siya, may imog isa ka bundle, that is microfibril. And then, if magtapad-tapad na ang microfibril, muna siyang macrofibril. Mauni ang component sa inyong cell wall. Major component, mauni ang making, mga makers, mauni ang building blocks sa cell wall. Macrofibril, microfibril, and micelle or elementary fibril. Kining elementary fibril or kining micelle that is composed of the cellulose chains. Although dili lang siya cellulose, naapoy may cellulose and lignin are also present, but majority na component cell, majority na component cell sa atong micelle, I mean, majority na component sa atong micelle is are the cellulose chains. Nadaghan kayo. Kaya tapok na sila ng mga cellulose chains. So, inani atong range. So, try to focus on this image. Kine. So, from a macrofibril, composed siya of microfibrils, and that microfibril is composed of elementary fibril. Ano ha? Moto ang range niya. So, if magtapok-tapok na ang microfibril, mahimo mao na siya ang composed dayon sa inyong S1, S2, S3, and primary wall.
If magtapong ang microfibril, then ma-create niya ang macrofibril. And ang building block sa microfibril are the elementary fibrils. And kanang elementary fibrils are made of chains of cellulose. Cha. So, in the ultrastructure of microfibril atong gisuriya na, kining isa ka bundle na microfibril, inani iyang composition. Outside, present there are the lignin. Ang naraang atong legend. Kana siya nga mga kining murag square-square, this indicates that lignin in the outer portion of the microfibril. And then, yung mga dashed lines are hemicellulose. Dere. Hemicellulose. And then, cellulose. Kining hard line. Cellulose chain. So, cross-section niya sa microfibril. So, in the centermost, naadara ang atong mga microfibril. I mean, atong cellulose chains. There is a mid-section. These are made of combinations of cellulose and hemicellulose. And then, outside, it is made of lignin. Mone ang component niya outside. So, all of this creates the microfibril, which is this one. Kine. This one is the microfibril. So, ang composition niya again, lignin. In the middle section, combination of lignin, hemicellulose and cellulose. In the centermost, naa dito ang cellulose. In the lengthwise na section, kung tanawin mo siya sa kilid, nani siya? These are cellulose chains. And then, in the mid section, naadya ang cellulose and hemicellulose. And then outside, in the outer portion, naadito ang lignin. Yan na ang structure sa microfibril. Okay? Also, sa microfibril, sa isa kanina ka-strand, lengthwise man eh, lengthwise nga view sa atong microfibril. Dili lang siya naturally inani lang. Especially this cellulose. Kung tanaw ni mga cellulose, dari straight lang sila, uniform, di ba? Parallel lines. But dili inana ang cellulose. Within the microfibril, the cellulose has two regions. Natay ginatawag na crystalline region and amorphous region. Remember ha? Hello. Nakasunod ba mo? Asa ta dapat? Yes, sir. Okay, kasunod yes, mo ha. Sige. Naata sa microfibril ha. So, kini ang microfibril, kini. Or kini ang microfibril. Na siya. So, sa microfibril, inani iyang cross-section nga dagway. Outside, naa siya'y lignin. In the middle section, ay combination of hemicellulose and cellulose. In the innermost, naadara ang cellulose nga strand. This one is the cross section. In the lengthwise nga section, kung tanaw ni mo in view sa kilid, in the centermost, naadito ang cellulose nga chains, mga lines, cellulose. In between, naadito ang combination sa cellulose and hemicellulose, and outside, naadito ang lignin. But, dili lang uniform nga inaanitanan nga straight lines, ang microfibril. Na siya ginatawag na crystalline region and amorphous region. Ang crystalline region, mura na siya straight lines. Mura uniform gid kayo nga compact straight lines. Si amorphous region, amorphous ang tawag niya because naanay deviation or dili na normal ang dili na totally straight ang cellulose chains. Mura na siya nagbungkag, di ba? Nag-loosen na diri nga region sa amorphous. So, ang isa ka strand sa microfibril, ang isa ka strand, daghan na siya amorphous region o crystalline region. No, inani siya, oh. So, na siya amorphous, na siya crystalline. Ang isa ka microfibril na ay crystalline, na siya amorphous, crystalline, amorphous. Na ang microfibril na to. And then, unsay ano niya? Unsay kanang significance ani? Kining microfibril na amorphous o crystalline? Humanan ba mo o good physics?
Mana, sir? Okay. If tanaw na ninyo nga ballpen and assume for example nga kining kwan mo ni ang kahoy, wood, mo ni ang ballpen. Ang ballpen, kung imo siyang iputlo na putol sa diretso, di ba? Matigpong, diretso ang ballpen. However, ang kahoy, pag iana ni mo ang kahoy, napa na siya bending. Mubend pa siya, dili siya diretso maputol. Inana yung behavior, dili siya murag pare sa plastic or I mean sa glass. Kung ang glass, kasi ang so ba, whatever nga glass nga naamo diya, kung inyong putlo na na, putol na diretso. But ang kahoy, ang wood, na siya'y resistance. Meaning mo, try pa siyang mubend before siya maputol. So, ang reason ana, because wood in its micro scale present ning amorphous region. Kaya if ang wood is totally crystalline, dali mura siyang matigpong. Mura siyang ballpen ba nga matigpong or lapis nga matigpong. If totally crystalline siya. Because the crystalline region is rigid. Rigid kaya mura siya og mura siya hollow block na kung imong buakon, buak gid ayon. But then ang amorphous region mao ni ang mo allow og bend in the wood, in the anatomy of wood or in the cellular, I mean in the ultrastructural view of wood, present ang amorphous region, and this amorphous region is responsible on allowing bending or allowing mo resist siya og bend. Nana siya ha? And then other than that, ang purpose of, I mean, ang significance of having this microfibril in S2, remember the S2 is naka fibrillial angle of around things around just 25 to 30 degrees Celsius. Not degrees Celsius, degrees yung microfibrillial angle towards longitudinal. So if in our representation there, in our representation, ang S1, takilid. Ang S2, straight. Remember na mag-shrink ang wood, ang isa ka block of wood, for example, if this one is a block of wood, this one is a block of wood, longitudinally, mubo kayo iyang shrinkage. But radially and tangentially, the planes, taas kayo og shrinkage ang wood. That is because, I mean, the reason why mubo kayo og shrinkage sa tangential nga section, because ang S2 nga layer nga mga microfibrils are towards longitudinal na direction, straight pataas. Ito ang direction sa fiber. So, mo na ang reason nga mubo kayo siya og shrinkage compared with S1 and S3. And remember, mubo kayo og shrinkage sa longitudinal na direction sa wood compared sa radial and tangential. So, and remember, the S2 is the thickest layer. Siya ang pinakabaga nga layer sa kanyang cell wall. That is why, siya to ang major na controlling factor sa physical properties sa wood. Shrinkage, hygroscopic, or whatever na mga property sa wood, si S2 ang pinaka-determining. Siya to ang mag-determine sa property sa wood based sa S2. Because siya ang thickest na part sa atong cell wall, which is 85% the cell wall. So, ina na siya. So, the significance again of this crystalline and amorphous region is to allow bending sa wood. Dili murag brittle ang atong wood because dili siya totally crystalline region. Inani ang microfibril, ha? Remember, this microfibril, dili lang siya inani. Naa siya crystalline and amorphous region. And anatomically, inani ang dagway. Lignin, hemicellulose, and cellulose chains. So, karon. Remember that this elementary fibril is composed of cellulose chains.
and present niya ang mga lignin o hemicellulose. So, therefore, we will study kung unsa na niya ang characteristics aning cellulose, hemicellulose, and then the lignin. So, the whole structure of wood, kung imo i-subdivide ang parts, in, ang chemical parts sa wood, one isa, ang wood na siya ash refers to those mga non-combustible na minerals na naa sa wood. Again, na ash, one isa ka itong mga non-combustible, meaning, kung imo sunugon ang wood, mura ko, di ba, o magdaob mo, kung magsunog, maghaling mo o kahoy, na ay mabilin, abog, abo. Katong abo, di gito masunog, maski imo pa itong sindihan itong abo, di gito mahurot nga, totally mahurot, naaragit itong abo. So those ash are composed of minerals. Silica, potash. So, kining ash, they are the non-combustible mineral component of wood. Aside from ash, present in wood are also the extractives, which is ato raning i-discuss later on. Siguro extractives, familiar mo sa Manila Kupal or Almasiga, kanang resin, pine nga resin, di ba? If imong dunggabo ng pine tree, matulo iyang resin. So, those are example of extractives. Present dia po na siya nga chemical sa wood. And then, lignin, which is atong sabihan later on, sa next nga mga topic. And then, holocellulose. Holocellulose are composed of two. That is the cellulose and hemicellulose. Giusa sila nga holocellulose because both of them are made of sugars. Mautong sa atong basic organic chemistry or setup, before midterm, nag-discuss ta about sugars, monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Giusa si cellulose and hemicellulose as holocellulose because both of them are polysaccharides. In the whole wood, 45 to 50% of that is made of cellulose sa tibuok kahoy. Hemicellulose around 18 to 25%, lignin 25 to 35%. Kini may extractives and ash, gamay ra kayo ni sila nga portion point something ra na. Kasi gamay ra gyud kayo ni sila nga portion sa wood. The major component are these three: cellulose, hemicellulose, and lignin. So the cellulose is around 45 to 50 in both softwood and hardwood. Hemicellulose around 18 to 25, 25 to 30 in hardwood. And in terms of lignin, 25, taas ang softwood compared to hardwood. So in the plant cell wall, the cell wall sa kahoy, from the compound middle lamella, compound middle lamella is made of primary wall and then middle lamella. Primary wall and middle lamella. So ang tawag na to niya is compound middle lamella. Okay. And then S1, S2, S3. So this is the cell wall of plant. In the compound middle lamella, the major component is lignin. So, kaya nga percentage niya ang lignin, around 75%. And then, naay hemicellulose gyapon and gamay kayo nga cellulose. In the S1 layer, mas baga gyap, mas daghan gyapon ang lignin. But taas na pud ang percentage sa cellulose. In the S2, daghan na kayo, mas in terms of percentage, cellulose is the major component of the secondary wall. Na other in hemicellulose and lignin. Sa S3, taas gyapon ang cellulose, mubo na ang lignin, taas na ang hemicellulose. At pinaka major component gyapon ang cellulose. Ganong inani, ganong dili mawala gyapon si lignin. Remember nga, ang atong microfibril, na siya'y lignin nga part sa outer portion, na siya'y hemicellulose, and then naapo siya'y cellulose. So, dili gid rin kining S3, S2, or S1. These are made of macro or microfibrils. So, that's why
dili gid siya mawala. So like if you observe this figure, it uses a safranin red to determine kung asa dapat cross section ni sa wood, ha? Cross section sa wood. Ibutangan sa safranin red and then gitan-aw kung asa dapat ang taas o concentration sa lignin. So if mas darker, if mas pula kaayo ang kanang portion, meaning taas kayo na siya og lignin. So if you observe, ang pinaka major, I mean ang pinaka dark red in this ano is kining middle lamella. Di ba? Towards the periphery, kanang puti, buslot na na, lumen na na sa kahoy, lumen. Towards the periphery or towards the lumen, nagkaanam-anam na og ka-diminish ang red na color. Like, inyo na i-observe niyo. From dark red sa tunga between cells, pagsulod dira, anam-anam na og ka-reduce ang color. This representation is like this. Meaning, towards from the compound middle lamella going to S3, nagkamubo ang percentage sa lignin. Okay, na siya. Okay? Right. So let's talk about the major component na cellulose. So cellulose is a polysaccharide. May akong gi kuha na ko ninyo itong niagi sa before ta nag-end sa atong discussion about wood. I mean about wood basic organic chemistry. So cellulose is a polysaccharide. So ang structure niya is inani. But this is continuous. Lugar. Putangan ako. Giring-giring. Pasabot ani nga. Kiring mo. Giring-giring. Naghihimo na ako karon. Pasabot ana niya nga. Kwan. Nga symbol. Is, therefore, ang cellulose nga chain, continuous pa na anto dito. Napay mo sumpay ana. Tapos na napay mo sumpay dito. So this one is the structure of cellulose. Ano siya? So, tagnaan ninyo, unsa man nga sugar? Unsa man nga monosaccharide? Kine? Unsa man nga monosaccharide? Carbohydrates. Ha? Monosaccharide. Ay. Unsa atong previous nga topic? Kine? Unsa man nga monosaccharide? Sige, i-scan ninyo inyong material o yun sa baka available ninyo. Saka unsa gani nga confirmation, unsa gani nga kwan, sani Fisher, Hayworth or Chair? Uy, nakalimot na mo. Chair. Okay, good. So this one is a chair conformation. Karon question, unsa ni siya nga sugar? Unsa kay ito atong mga monosaccharide? Ako ipakita sa inyo. I mean, balik na sa chapter 2. Kita ba yun ninyo? Kaya hindi aldoses? Or dito ragyapon mo sa pikas? Wala ko na naipay. Window. Ano, makita ninyo? Oh, wala sir. Wala? Wala sir.
na, sir. Sige, unsa niyo makita dire? Mga katong BL doses, di ba? Kalimot naman ni? Eh? DL kalimot naman sa DL doses. Hello. Sir. Oh, makita na ba ninyo ang mga DL doses kining nasa slide? Kining mga diglyceraldehyde, di erythrose, di treose, kita na ninyo? Yes sir, kita sir. Yes sir. Yes, sir. Remember, yes, sir. All of these are monosaccharides. Kini sila ang mga monosaccharide. Diglyceraldehyde, differ lang nyo sila sa number of carbons. Diba? Si diglyceraldehyde, 3 carbon, di erythrose and di treose, 4 carbon, ribose, arabinosilose, lysose, 5 carbons, and then kini sila ang mga 6 carbons. Karon, balik na dito sa atong picture, projection. Namin sa atong cellulose. Sige, kita na ninyo yung cellulose? Yes, sir. Sige. Sige, focus ito din eh. Kini, ako i-highlight ah. Akong icon. Sige, kini lang isa. Atong tanahon. Wala lang akong gilinginan. Ha? Ihapon sa na to. Sige, ihapon na to. Ihapon na to. Pila ka carbon. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? So, 6 carbon. Ano siya? 6 ka carbon 1. Therefore, diri sa atong DL doses, naa siya diri nga linya. Diba? Either D-allose, D-altrose, D-glucose, D-manose, gulyos, idose, ano. Naa siya diri nga linya sa 6 carbon nga sugar. Now, ito siyang i-observe. If balik ko ninyo yung structure, OH going downward, OH going upward, OH direct, then CH2OH ni. So, if malimot mo katong sa from Hayworth to Canara. May tuyok, sir. Nara. So, si D-glucose, gituyok niya ni iyang kondiri, manataan niya, gituyok niya ang iyang kondiri sa penultimate carbon, CH2OH, H, and OH. Gituyok lang niya, gibaylo. And then, giconnect si CHO kang OH. Giconnect. Kung ano ang naitabo niya, pero gikuan ba, gilukot. Gilukot ni si CHO, connect niya kang OH. Karon pag cyclic form na, inani ang result. O, CHO, OH na sa ubos, OH, HO, dari sa ubos, CH2OH. So, inani din na siya. Na, create siya og either alpha anomer or beta anomer. Duha kabuk yung output, di ba? Atong, uy, manatag-discuss na niya. Na siya yes, alpha D-glucose and then na siya beta D-glucose. If, this one is a Hayworth projection. Pero kung tanawin mo, mauni siya. Tanawin niyo, OH padulong sa ubos, OH padulong sa ubos. Dari sa pikas. OH niya dari, padulong sa ubos. Ang dari nga carbon, ang OH padulong taas. Which is pareha ni OH nga going upward. Diri nga carbon ang OH going downward. Tanaw ni OH going downward. Dayon CH2OH which is going upward the same ani CH2OH. Nana siya. CH2OH going upward. Therefore unsa ni? Glue. Unsa ni nga monosaccharide? Unsa ni siya? Saan yung unong? Alos, altros, glucose, manos, gulyos, idos, galactose, talos. Glucose ko, sir.
Tama, glucose. So this one, pinning a sugar, pinning a monosaccharide is glucose. Sige, so, kailan naman niya ang glucose na balinta diri pikas. Pani Eris. Ano? Okay lang. Can you carry first? Sige. Kaya na po nga muna sa karib inyong tanawa. Nasa niya siya nga sugar? Sige, dabe. Kamu dabe. Nasa niya siya nga sugar? Sa katong unom. I-open to inyong mga aldohexos. Okay, unsa na? Unsa nga sugar na? Kailan na mo? Tinag-glucose rin yapon. Tama, glucose rin yapon na. So this di glucose. Glucose lagi apa na? Di flip lang na siya, gibalik. Tanaw ba ninyo? Tanaw ni siya, yun yung siyang balik tarun. Mau man eh. Di ba? Glucose lagi apa ni siya. So, ang kini nga structure, mura rin siya balik tan, ano niya, oh. Mura gibalik lang ba, giflip lang. Mura siya, mura siya kini, inyo din ang i-flip, paana, pabaliktad. Ang result ana niya kini. Kining OH inyo i-flip, mura na siya kini. So, naon yung oxygen, pareho ra na siya position. Pero pabaliktad, mura siya kung mao ni ang plaster sa glucose ganiya, ang kanang glucose karong isa, gaana. So, ga-flip lang. Instead na mag-ana po siya, gaana ra siya. So, igo ra gi-flip. But this one is still glucose. How about kini? Kini? Kini, kini nga sugar? Sa mani? Kini nga monosaccharide? Each. Saan niya siya? Ha? Saan niya siya nga monosaccharide? Glucose gapon. Tanawin niyo pareho ro man ano. Pareho ro man dua. Di ba? OH CH2OH oxygen OH dere sa ubos. HO dere, HO oxygen na OH. Pareho ra na sila, naka-connect lang ni kini og napay isa ka glucose dia. O ra gapon na dia. But pareho ro na sila duha. This one are both glucose. How about kini? Unsa man nga sugar? Akan na sir, lahi na ginazar. Ha? Kini. Ano? Manawag daw ko, babe. Sige daw. Sige daw, magdali. Ito din yung sugar. Isa gusto mo tag na, be? Cross. Isa din yung sugar, cross. Balo, sir.
Coba dulu. Wala na pati siya. Star. Masa nga sugar bro. Ha? Brown sugar. Ano ko ba yun? Brown sugar to. Ha, brown sugar. Ikaw to bago niya. Ano to, Jet? Ganap ko pud ko kay. Ganap na ko tong. Unsa tong akwan gali? Lokos manguro gyapon to, beta ano man. Ano ko sure. Ora glucose gyapon to, beta ano man to. Glucose man to kay naa man gyapon oxygen ng glucose ata. Ay amo di ko sure. Di ko sure. Ay nara di akong chinilas nakita na nako penale. Hala oy. Mahaw. Naka-record na ni staff. Hala udi ay. Ako na putol dapat. Kana sir nga ko na. Kini nga sugar. Glucose gyapon eh. Ano glucose gyapon siya? Tanaw ninyo. Kini nga Hayward structure pareho na siya. Remember ang atong glucose kisa gi-rotate na to ang CHOOH na ni siya. Tapos gi-connect na to si CHO kang OH. Pag connect kang OH inay ang dagway niya. But wala pag i-connect si OH kang CHO. Pero kung imo ning balik taron i-flip nimo ba i-flip pareha ani diba kini nga glucose gi-flip ni siya murag gibaliktad ba kung di ko na ko nga gaana gi-flip ay nag ano di ko madunggan dunggan man sir kini sa kini nga glucose gi-flip lang siya murag nag ana yapon pareho na siya ani oh tanaw ni siya nga glucose ang CHO nila, CH2OH na dire. Tapos CH2OH na dire. HO na dire, HO. OH sa taas, OH. Ang O lang niya dire, OH pa dire, kaya ang O dire, wala pag-i-connect sa, ang O dire, ang H dire, wala pag-i-connect sa CH2OH. I mean, wala pa, sorry, ang kanya nga OH, wala pag-i-connect sa CHO dire. The same na siya, ani? Tawon ninyo, kineba? Kineba? I-flip ganyan ninyo, balik tara. Kung inyo nang balik taron, mauni siya. Naka-Hayworth lang ni, naka-Hayworth lang ni nga, nga formation. Kine, naka-chair naman eh. But, kana nga CHO, that's C, double bond to oxygen, then single bonded to hydrogen. Then OH, then dire. Pareho na siya, ani. Tapos tanawa ninyo at man siyang di ko andin diri. So ina ni ang iyang structure dayon. Oxygen. Kini ba mo na siya? Kini. So OH dili ni apil sa gluko sa linear lang ang gluko sa isa lang siya ka chain linear. So kini lang siya murag indicate nga kini nga form pwede siya mahimog inani. So, gi-connect na ang O, gi-connect na dira sa carbon, OH dayon. Mura na siya inani. Pareho na sila duha. So, this one, still glucose.
This one is double bond niya, sir, nga. Gane? Gane? Oo, ano? That is CH2. That is CHO. Say na itabuan na. Remember, kini nga CHO, that's C double bond to oxygen, single bonded to hydrogen. Unsa hinungdan nga nung nawala ang double bond? Padumdumuan eh. Di ba? Na ang result di ani kay mahimog ma-form si alpha anomer o si alpha D glucose o si beta D glucose. Di ba? Wa mo ka dum. Di ba atong gi-explain sa atong kwan? Wala ko. Nakadumduman eh. Kasi nakalimutan eh. Remember, that's a C double bond O H dayon OH din dere. Diba, i-explain ako unsay na itabuan eh. Gihatag ni naghinatagay sila og electron. Ang resulta na nga hinatagay og electron nakuha dayon ni napurma dayon siya into inani. Diba? Dumdum mo? Ano na sir! So, kini ang hinungdan, nganong ang kini nga double band, nawala, nahimo na siya ginani. Ang result ba yan eh, kay either alpha anomer or beta anomer. Tumuon na siyang napurma ni. So, from C sir, double... The flip... Sir, excuse me, sir. Up, sige, agi po. Kanang pwede pala kandakan mo ang pointer, sir, para makita na mo, sir, ba? Sige, sige. Mag-laser lang ko. Kini nga pointer. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Ang pangunta na ganya, nganong nawala ang double bond? Oh, remember, kini sa glucose gyapon niya, pareho lang na siya ani mo, nag-ibaliktad, nag-flip na glucose. Nawalang nawala ang C double bond o pag-abot sa H, dahil mo na lang siya inani. Because remember, diri sa atong previous na discussion sa wood, sugars, i-explain na ako nga from Fisher projection, ang structure niya is cyclic. Maghimo siya, inani, ma-cyclic form. Dayon, makonect din na siya dira. Maghinatagay na sila o electron. So, may tabuan eh. Si oxygen, buhian niya niyang isa ka hydrogen, tapos ihatag niya ang electron kang carbon. Si carbon, buhian niya ang iyang double bond dire. Pagbuhi niya sa double bond, makonect din tong isa kalibre ng hydrogen kang oxygen. Mauna maform ang OH. So, maghinatagay yung electron dire, ang resulta, inani, or inani, beta or alpha anomer. Mauna ni. Kuha ninyo. Remember ha, kining glucose is giflip lang, bagibaliktad, bitaw. Yan na, so, kini, mo ni ang proper na atong usual nga makitaan nga glucose. Tapos, pag-abot dere, kibaliktad siya, nag-flip ang glucose. Next, plaster nga glucose, the same ani, na atong naandan. Then, pag-abot dere, giflip na po ang glucose. Kuha ninyo? Okay. Gets niyo? Yeah, kuwan pa sir. Gasing pang information. Yeah. My sir. Ha? Samen. Okay, tuwag na mo din eh, kaya aron ma sa classroom, lahat right? Ito na sa classroom, kaya maano gid ba? Magid sir. Sige lang. Hindi mo. Sige lang. Balik ko na ko, ano na ko sa inyo. Saan yung tanggalo ng mga so glucose is a linear siya nga polymer. Akong ikuha niya ang mga characteristics ah. Amo ko pwede mag-write.
So glucose is a linear. Diman ilan nyo, ah? Pwede mo mag-take note ya. Linear polymer. Meaning, isa lang siya ka-chain. Mura siya og... Yep. Isa lang siya ka-chain. Imagine na ninyo ang kadena. Naba mo yung kadena? Okay, kadena dali. Pero... Kadena. Mag-open tao Google. Patabang tani Google para maka... Sir, nipilit na pod ka, sir. Jeff? Hello? Ah, si sir, gidi ang nipilit. Plus, wait, kita tingo, girl. Ha? Wait, lagi kang tingo, girl. Hindi ko mo chika, kinaka-record ni. Wala na naman si Sir Jason. Ang lips, ha? Hinay, guru kayong signal sa college, kay? Maramang kaguan ana dito. Wala na, na. Nakalimutan ko na yung feeling. Ha? Magsulo na ika, Dratel. Oo, oh, nga-unta. Gutom kayo. Diba? Magsulo ka sa kuan. Ha? Ha? Adili ko eh. Wana ko na lang. Uy, PM daw ka. Kanasaman ko magkuan. Kanasaman ko kanasaman maganda kayo. Wana na ko. PM. Ha, grabe po mo. Lagi, ugma, lagi. Ugma ka dyan. Pagali area? Mano, magod. Naman, bebe? Asa, be? Nanay, area. Asa man? Manuka ni Arliano. Pagtarong mo ba kay para maset na tuwang tanan? Lisod ba yung mga nagbukid nun, ha? Hindi na kay basig ma-quarantine pa ka. Bad, manay mo, saba mo na ako. Awa na, naka-record na ipos eh. Di ni Manila ko ano, di man ni niya tanaw na tro. Tanaw. Sabi mo kasi nabalgang sir, kita kan sir diri wakan na PM day. Ha? La. Hilang diri day na. Kani mo, magani kag sayo kay ing kasog ma kuan ka, ma quarantine ka taas pa kag kuan. Dili lagi ko ma quarantine. Wala! Oo, maganang ko. COVID, uya. Dili lagi. Umatakdan, edi patay. Takdan tamuntanan. Kada rana. Hmm? No, wala na, kay. Wala na ko'y problemahon. Ba? Mister. Yep. Uy, na si sir. Welcome back, sir. Sir, nag-tiltil diha eh. Sorry, nagkaon ko, girl. Kasugod na ka-star. Wala pa.
Sir, wala, wala lagi tingog, sir. Ana. So ang cellulose na chain or ang cellulose na polymer is linear. Mura siya kini. Straight lang siya nga polymer. So mura siya kining kadena. Na ang isa ka kadena connected dere, connected dara, connected dara. Inana ang sabot nako sa linear. Linear lang siya nga chain nga polymer. Straight lagi siya. O tong kung mubalik ta sa tong microfibril, ang presentation sa cellulose ana ra gyud. Straight lang. Straight lang na siya nga chain. So sa wood, linear ang iyang structure and composed siya of monosaccharide. Ang cellulose na ang cellulose nga polymer is a homopolysaccharide. Tapos sa homopolysaccharide niso. Homopolysaccharide. Na. Pasabot sa homopolysaccharide meaning isa lang siya ka sugar nga monomer or isa lang ka monosaccharide ang ga-create niya. Wherein sa atong cellulose walay laing monosaccharide nga naa sa cellulose other than glucose. So glucose ra gyud na tanan. Kada isa na na niya nga component, glucose ra gyud. And accordingly, sa wood na by estimate nila, sa wood na microfibril para mahimo ang isa ka cellulose nga chain sa wood. That is composed of around 10,000 to 15,000 nga glucose units. So 10,000 ka inani, individual ka inani para mahimo ang isa ka tibuok nga cellulose. So ginabutangan na nato nag-ina ng notation, meaning continuous pa na siya nga chain, dili na siya ga-end. Up to 10,000 to 15,000 for wood. So again, as I've said, ang iyang monomer or ang iyang kaniya is glucose. Ang individual units or ang individual monomer, monomer ang term na to, referring to sugar na gakhimo sa isa ka polysaccharide. Monomer. Meaning, ang monomer is isa ka monosaccharide na gahimo sa isa ka polysaccharide. Remember, ang polysaccharide, isa siya ka molecule sa sugar na made of several hundreds or thousands of monosaccharide. Karon, every individual na ginatawag na ito na og monomer. So for the cellulose, ang monomer niya is the glucose. Ano siya isa-isa, that is glucose. So, but if imo i-observe ang iyong structure, from this glucose, pag-abot diri sa iyong katapad ng glucose, dili sila pareho. Because, ga-flip ang duha ka sugar gatapad. So ang isa gatindog, ang isa gahayang. Ga-flip ang duha ka monomer. So inana ang dagway sa kining cellulose. So we have a monosaccharide nga glucose gabaliktad ang iyang katapad. Tapos plaster na pug balik ang iyang katapad. Then baliktad na pud. So inana ang structure sa glucose. So, and then ang kuan karon is unsa ang repeating unit? Natay ginatawag na repeating unit sa polysaccharide. Repeating, nani siya? Ang spelling. Repeating unit. Ang repeating unit siya tong part sa isa ka polysaccharide nga gabalik-balik. Gabalik-balik meaning kung sa isa ka linear chain sa polysaccharide
unsa ang iyang gabalik-balik na structure. For the glucose, for the cellulose na polysaccharide, ang iyang repeating unit is ginatawag na tuog cellobios. Kini. Kung i-highlight. Ano siya? Mao na ang repeating unit. Mao nang indication na ning N2. Meaning, mao ni ang repeating unit. Ang term na to niya ni is cellobios. Ganun, ang question, ganun kini ang repeating unit? Ganun dili glucose ang repeating unit? Anyway, glucose man eh. Kini glucose, gaya pang glucose. If imong i-observe ang structure, kini plaster na naka kini naka plaster na glucose, iyang katapad nakabaliktad, nakahayang hayang na ang glucose. Pagabot dire, nakabaliktad na plaster na pod. Ang iyang katapad na pod ano din ay nakahayang na pod ng glucose. Therefore, kini nga arrangement ang gabalik-balik natapad. So kung naakaan eh, kung imong itapad na dira, ang next ana niya inanira gyapon pareho ra ani na plaster na glucose yang katapad dere balik nakahayang na glucose kini nakahayang na glucose yang kasunod ana plaster nga glucose pare ani dere. So therefore kini ang repeating unit or ang atong gabalik-balik na unit for the cellulose. Ang term na to ana niya cellobios inani siya oh. In Hayworth nga projection inani ang dagway sa cellobios. Duha siya ka glucose unit na ang isa nakatindog ang isa nakahayang. Tanaw nimo ang reference ato ang oxygen. Dire ang oxygen na sa taas. Dire ang oxygen naka nasa ubos. But still this one is glucose. Kini po siya glucose. Kini nga structure mao ni ang gabalik-balik sa glucose. Therefore from kini if magtapad tag isa dia, magtapad na po tag isa ka dia. I mean, kining cellobios, if magtapad-tapad ang mga cellobios, mauna na ang glucose. So siya ang atong repeating unit, ang atong cellobios kini. Dili ang atong individual lang na glucose tungod sa iyang position, sa iyang structure. So naapod siya sa glucose, ginatawag na reducing end o non-reducing end. Ano nga yun? Kasi pasabot sa reducing o non-reducing. Mauni ito sa for the glucose, mauni itong non-reducing end. Mauni itong head. Ang reducing end, mauni itong ginatawag o tail. Ato na ni, actually, na-encounter na ninyo dito sa atong discussion about disaccharides. Diba nga, naatay head o naatay tail or reducing end. Non-reducing end o non-reducing end. Kung saan pasabutan niya. For the non-reducing end, meaning mauni ang ulo, mauni ang head sa glucose. Wala na'y magsunod dire. Sa reducing end, dito na ang next. Naa dito ang next nga mo. Pwede pa mag-connect o isa dire. Dire mo connect ang additional nga monosaccharide nga glucose or diri magsunod ang mga cellobios diri nga portion dito ang continuation kini dili dire because mao ni ang yang non-reducing. Ang reducing, ang pasabot magud sa reducing, siya to ang capable nga maghatag og oxygen, I mean makikonnect sa iyang oxygen atom by releasing the hydrogen atom. So if tanaw nimo ang iyang end dere na kainan eh. However, if magtapad na ang duha ka glucose, ang oxygen na ang nasa tunga, and then, mukonnect na din dere sa carbon. Mawala ang hydrogen. Okay, if tanaw na ninyo, direta. Let's say, imagine nga kung isa lang ni ka glucose, wala ni ang katapad. Unsa itapad ang oxygen dapat? Unsa itapad ang oxygen? Kung wala ni. Hydrogen, sir. Tama, hydrogen. OH man eh, di ba? Tama si Alipo, OH. Dapat HOH. Hydrogen dapat ang tapad ani. Pero, naaman tayo additional glucose nga gidugang. Si oxygen,
iya tong buyan si hydrogen, buyan niya yang i-release si hydrogen dayon katupong sa kasunod niya nga HOH buyan pud magbuhi pud siya og iyang oxygen og hydrogen tapos connect niya dere ning oxygen. So unsay maporma nani siya oh para mas masabtan ninyo. Remember ninyo ang ingon ni Agipo na kini nga hydrogen na kini nga oxygen kung wala niya ang katapad ang partner ani nga oxygen is hydrogen pero gidungagan man siya og isa ka glucose, gitaparan siya og isa ka glucose. So karon ang buhaton niya buyan to niya iyang hydrogen ani. So buyan niya iyang hydrogen na natay isa ka free nga hydrogen. Karon idugang ni siya. Pero ang original ani na ani siya H OH pod, di ba? Ani siya HOH. Imagine nga wala pa ni nga connection. But remember HOH na siya. However, dapat i-connect ni mo siya ni glucose into this glucose through this oxygen. Ang buhaton niya iyang buyan ni nga OH. Iyan na siyang buyan. Buyan na niya nga OH. Natay isa ka OH dere O and then H. Tapos mag-share siya og electron kini nga carbon sa kining oxygen dere nga nagbuhi aning hydrogen. So mag-connect na dayon sila duha. So unsay nabilin? Unsay nagibuyan? H and then OH. Mag-combine din ni sila duha. Ma-attract din ang duha. Unsay maporma ka ni? Yan yung imagination. Mag-combine man ang duha. If mag-react ni sila, sige ni H, saka H, then oxygen, then hydrogen. Unsa kaya maporma? CHO, sir? CHO, wala may carbon. Sila raman. Oxygen, hydrogen, then saka hydrogen. Mag-bond ni sila, unsa kaya maporma? Unsa nga molecule ang maporma? Dili po siya CHO, kaya wala may carbon. Hydrogen raman og OH. Yan yung idea, unsa ka? Ether. Ha? Water, sir. Ha? Water. Tama. Water. H2O. Diba? Tama si Yagi po. That is H2O. Oh, so unsa man ang H2O? That is water. Oh, sir. H2O. So, therefore, kung magtapad si ang duha ka sugar, ang duha ka monosaccharide, ang duha ka glucose units, if mag-connect sila, if mag-bond sila, na ay ma-release sperme nga water. Kuha na ninyo ha. If na ay isa ka glucose unit tapos mo connect na pud ang another glucose unit ang metabo mabuyan niya ang magbuhi siya og water H2O. Kining isa buyan niya yang OH, kining isa buyan niya yang H. So H then OH magband sila H2O. Mag-release din siya og tubig kung magband ang duha ka monosaccharide. Kini nga carbon dere gi-connect niya yung oxygen and then kini nga carbon gi-buyan na to niya yung OH ganiya and then gi-connect niya yung electron dere sa kini nga oxygen. Kini nga banding ginatawag ni nato ni og glycosidic bond. Nani ang spelling of? Glycosidic bond. Na ang spelling ani. Kita na ninyo ang spelling? Yes, sir. So, ina ni ang spelling, glycosidic bond. Kini nga banding. If mag-bond ang duha ka sugar, monosaccharides, if mag-bond sila by releasing isa ka hydrogen for this sugar and OH for this sugar, kini nga banding COC,
Nga tawag na to na o glycosidic band. Remember, tingnan ninyo ha, glycosidic band. Ang glycosidic band, ang effect niya, magbuhi siya o water, H2O. Dayon, for our cellobios, ito sa siyang i-analyze. Unsa ka ni siyang banding? I mean, unsa ka ni siyang diri sa ta sa iyang kuan? Diri sa ta sa individual eh. Yang I mean, diri sa ta sa iyang individual nga sugar. Unsa ni ka ni siyang nga sugar? Alpha anomer or beta anomer? Ini, diri sa ta. Diri. Alpha anomer or beta anomer? Beta anomer, sir. Anong beta man? Ang OH, sir, kaya ito asa ka ng upper side sa ibabaw. Tama, that's correct. This one is beta. Beta na siya, beta anomer. Kini nga glucose. How about this one? Beta or alpha? Kini nga, sorry, sakit yung highlight. Sana siya ba? Sana siya? Beta or alpha? Na ano man? Alpha, sir. Alpha? Anong alpha man? Ang tanang parang OH, OH pa man na siya kahit wala na siya katapad, sir. Bagi buhian man ang H niya. Oh, tama. Kung pa siya katapad, OH ha? OH, oh, na ang OH na man siya sa ubos. So this one is alpha or beta? Alpha, sir. Tama ka dere, this one is beta. But kini, beta gyapon eh. Ganong beta ni siya. Remember, giflip ni, gatuwad ba niyo? Gatuwad ni nga, kwan ba, giflip ni siya nga glucose. Ang reference lagi na mo, ang reference na to, ako na ning gitulo sa inyo atong niyagya, nga, if ang OH, o kining si CH2OH, pareho sila na sa upper side, beta. If ang CH2OH, dahil ng OH, let's say for example, na siya sa ubos, opposite sila, alpha. Karon, i-examine nyo na to. OH, padulong siya dito. Diba? Alam niya siya originally, OH. Dayon, ang CH2OH naapod sa ubos. Pareho sila direction. And, giflip lang niya nga glucose. Gituwad lang siya nga glucose. Therefore, kini nga glucose is still beta. Kuhaan ninyo ha? Okay, sir. So, beta gaya po na siya. Kini sila duha is beta. So, karon stop. Hunong sa tadya. Dayon dirita sa numbering sa carbon. Sige. Kung saan gito na itong number ang carbon? Sige, dirita magsugod. Sa plaster nga glucose. Ikapila ni nga carbon. One, sir. One. Sini. Two. Two. Continue na ako ha. Three. Four. Five. Then six. Sige, direta mag-numbering. Kapila niya carbon? One or four? Four, sir. Ha? Four? Four? No. This one is one. Carbon one. Gya po na. Giflip ra man eh. Wa man eh. Baliktan nga. Giana ra bena. Giana ra. Wala giana. Diba? Giana ra siya. Therefore, carbon one. Okay, sir. Kine. May. Kapilam niya carbon. One is carbon two. Three. 4, 5, and carbon 6. Ano wala nyo? Pariyo rin ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opposite lang sila tungod kay ga baliktad. Kini gatuwad nga
glucose kini plaster tindog. Kuha ninyo? Kuha sir. Remember, pareho ni sila beta ha? Beta ni sila duha. O kung kitablo ganiya. Muna ang glucose, ginatawag natin siya o beta. If makuha ninyong handout, ikuha niya nga that is a beta 1, 4 sura masulat eh glyco S na glyco acidic bond. Kuha ninyo, ano? Remember, pareho sila beta. Ganong 1,4? Remember, kining carbon is carbon 1. Beta, 1,4. Connected siya through this oxygen that is beta. Beta siya, pareho po ni sila beta. Giconnect ni siya through carbon 1. Through oxygen, giconnect siya sa carbon 4. Monang beta 1,4. Glycosidic bond, because remember, kining bonding is glycosidic bond. Kuha ninyo. Sabta ninyo, anong inana? Hey, sabta ba ninyo? Oo, sir. Ang uban, kukuha niyong uban. Diga, aming uban. Liamos. Sabot ko, Liamos. Sige daw eh, pangutana sa abo para before time na kasi. Liamos. Sir. Oh, okay question? Wala, sir. Nakasabot ka? Yes, sir. Star. Sir. Oh, gets niyo? Okay, question. Gets naman, sir. Beta 1,4? Wala, sir. Ah, kawa naman sa 10. Oh, okay naman, sir. Sorry ba? Lagi, sir. Jep, ikaw, Jep. Jep? Jep? Ah, may Jep. Skater. JP? Kaparida. Kaparida, Ponce. Oh, na may question? Wala, sir. Gailani? Wala, sir. Nakasabot mo? Yes, sir. Atay, ha? Sir, na may question, sir. Sige. Ol kanang always ba yun sir nga eh, kanang naay kanang banding ay mahitabo kanang magkuan siya kining kanang magflip ang isa gyud or napoy the same lang nga kanang nang glucose nga parehara gyud siya porma wala magflip din na siya ang, ah okay sir ang inungdan actual ani eh, is dito pa lang sa iyang synthesis dito pa lang paghimo sa glucose ay I mean, sa cellulose actually dapat matunan na siya dito na siya sa advanced na wood chemistry dito na siya sa kuan na masteral okay di kuan dito nga nganong unsay hinungdan nganong gabaliktad man siya nganong wala na lang ga plaster tapos di ba mag-connect na lang siya gilisod-lisod lang ta ning glucose pwede ra mag tapad-tapad sila nga plaster actually ang hinungdan ani dito ni sa iyang synthesis sa kahoy mismo nga yun sa niya create ang cellulose. Yun sa niya og synthesize sa cellulose. Kaya remember, wala ba yan siya nito nga lang og kalit dala. Ang naalang ana niya, remember, ang sagi, product sa photosynthesis? Ang sagi, product sa photosynthesis? Oxygen. Oxygen og
pelain? Glucose. Glucose. Katong C6H12O6. Glucose na. Munang isa kayo na ni. Karun, makakreate siya o glucose sa photosynthesis. Pero, ganun ang output sa iyang made ang kakreate sa majority is like one is cellulose. Therefore, si kahoy, mag-create siya sa through photosynthesis of glucose. Pero, para makahimo siya sa iyang building blocks, sa iyang cell wall, instead na glucose lang na ang iyang ipangpansa, himuon na niya o polymer, which is in the form of cellulose. So, actually, matunan dito sa advance nga, ginaunsa niya o create, and unsay hinungdan, nganong ga-flipping. May mga theories, nganong dili na lang continuous, nganong instead na continuous na pareho sila structure tanan, nganong ang isa ka-glucose na katindog, ang isa nakahigda. Nganong ga-flip. So, dito na, ang hinungdan, ang reason, nganong ga-flipping is sa iyang synthesis, biosynthesis, or pag-develop sa cellulose sa kahoy. So, yun na sa ka-complex. Sa level sa ato adere, sa level ninyo sa wood chemistry nga undergrad, it's enough na makabalo mo na the building blocks or the repeating units of cellulose is this one, cellobios. The cellobios, isa siya kakatindog nga cellulose, ang isa gatuwad nga cellulose. Ang sunod ana, gatuwad na po, tapos gatindog. Gatuwad na po, gatindog, gatuwad, gatindog, gatuwad, gatindog. Nana. So, mauto ang repeating. Mauni ang repeating. Okay na, ang repeating units niya is cellobios. Isa ka gatuwad, tuwad naman sa atos Bisaya, gatuwad, tapos gatindog. Tapos, ang sunod niya, gatuwad, tapos gatindog. Sunod na po niya, gatuwad, gatindog, gatuwad, gatindog. Ang adding niya, diri padulong sa reducing end. Diri mag-add o glucose. So, gatuwad, gatindog, gatuwad, gatindog, gatuwad, gatindog, gatuwad, gatindog, nana. And this one is beta-1,4. Beta-1,4 na glycosidic na linkage. Para mahimo ang isa ka cellulose, it needs around 10 to 15,000 para mahimo ang isa ka cellulose for the wood. Okay na. Masid na ko ani. Na po yung question? Question? Ning uban? JP, nakapangata na? Wala lang, sir. Nag-gets ninyo? Sabta ninyo? Gahinlay? Remember, kini nga glucose is beta ha, beta ni siya nga glucose. Ang reference lagi ninyo, ang kung pareho sila og position sa CH2OH o katong OH, pareho sila dara nga direction, beta. Kini pareho gyapon sila nga direction, beta. Kung opposite galing na sila, mao na lang ma-alpha na. But for the glucose, for the cellulose, tanang component ano niya is beta. Beta anomer. Saan yung beta anomer? Saan yung alpha anomer? Katong atong istoryahan sa wood. Itong sa, mo nang yung ko, kinahanglan ninyo ang knowledge ninyo, ani. Dapat makabalo mo, anong naib alpha anomer, napoy beta anomer. Diri sa inyong carbohydrates. For the cellulose, ang iyang component, puro rana beta, walay alpha. Beta rana. Anong direction? CH2OH pataas, OH pataas. So, puro rana sila beta tanan. So, that's the beta 1,4 because carbon 1 is connected to carbon 4 sa isa ka glucose na molecule na gi-add through glycosidic linkage or glycosidic bond. And it should be glycosidic linkage. This is the bond. It should be glycosidic linkage. Glycosidic linkage because kini nga position, kini nga connection na through oxygen, two monomers of sugars or through two glucose units are combined. That is a glycosidic linkage. Kuha na? Sige, mag-proceed ko.
So, karon between cellulose, between, if tanaw ninyo din sa balik to sa kuan, sa itong, remember, kini yung mga lines, cellulose na, diba? Kini yung hard line. Katapad-tapad na sila, ga-compact na sila within the microfibril. So, assume for example, kini, duha ni kagatapad nga cellulose. Ano siya? Oh? Isa na kalinya sa cellulose, kini, isa ka linya sa kini, isa po ni siya kalinya sa cellulose. Isa ni siya kalinya sa cellulose, then one is another line sa cellulose. Remember, magtapad-tapad ni sila ha dito sa microfibril, ang mga chain sa cellulose. So, ipakita din eh, what are the hydrogen bonds that occur in the cellulose? Nganong compact ang cellulose? Or nganong got dikit sila? Or nganong rigid ang kahoy? Nganong, kung sa hinungdan, nganong kana ng mga polymer nga naa sa kahoy, dili siya basta-basta mabuskag o dili siya murag silhig na mabungkag. Ang reason na because naay van der Waals nga van der Waal ang atong tawag ani sa chemistry, naa sila intermolecular nga bonding, inter and intra. Remember our numbering, di ba? Ninyo ang numbering sa atong kuan. So that 3 to 5, kining 3 to 5, ginumber lang na to ang mga oxygen atom, ha? 3 to 5, 3, kining oxygen, mao niya mga OH, itong sa, kuan bitaw? Itong mga OH ba sa atong, diri, mga OH na siya. Diri nga illustration, gitanggal na to ang mga H, O lang. Karon gadikit-dikit man na sila, gatapad ang duha ka cellulose chains. Ang result na ay intramolecular, intermolecular bonding between the mga glucose units. Sige, mag-start ta diri sa intermolecular lang sa 3, for example, kining oxygen 3 dere is bonded to oxygen 6 diri sa pikas nga cellulose chain. Remember na ana sila yung mga H, na yung mga H. Pero pwede ito nila buyan ilang mga hydrogen tapos mag-connect ng mga oxygen. Although dili siya bonding na covalent bond na sharing of electron, ang ga-occur actually there is van der Waals na bonding. Weak siya nga bonding, dili siya the same sa covalent nga mag-sharing din siya og electron, but still, gahatag siya og rigidity, gahatag siya og strength sa cellulose chain or sa microfibril mismo. So si oxygen 3 dere connected na siya sa carbon 6, meaning ma-attract siya dere sa oxygen 6 dere. Umano ang ginatawag na itong intermolecular between two cellulose chains. Isa ba ni ka cellulose and this one is another cellulose. Intermolecular meaning duha ka cellulose chains nga na-attract. Mag-attract sila duha. Dire-dire o dire. Naapoy ka-exist nga intramolecular. So, intramolecular bond lends rigidity to the cellulose chains. Morning, 3 to 5. Intra siya because kini siya, isa rin siya ka cellulose. Intra meaning within cellulose. Ang mga monomer niya, ang mga glucose units, ma-attract po ang ilang mga OH. Kini si 3, oxygen 3, ma-attract siya diri sa oxygen 5, diri sa pikas na glucose. Ang resulta, mag-add ni siya og another strength sa atong kahoy. I mean, sa atong cellulose, sa atong microfibril. So, ga-exist ni siya nga banding. So, and then, si 2 and 6, si 2, sabihin, tag ko na ni. Carbon, oxygen 2, and then oxygen 6. Ah, may illustrate.
intermolecular. Ay, ito, nara. Kine. This one is 2. 2 na siya. Kini nga oxygen 2. Close siya, bonding kay 6. I mean, ma-attract siya diri sa 6. So, naapod siya ay additional nga strength gihatag. Additional na rigidity. Kana sila. So, meaning, ang mga glucose units within the cellulose chains, mura po sila og magdikit. Mura sila ma-attract ma. Ma-attract sila, magdikit. And between two cellulose chains that are adjacent or tapad, naapod sila yung attraction. Para anin, 3 to 6. 2 oxygen, 3 to 6. Ang result ani, mahimo og compact. Compact ang atong kahoy, ang atong microfibril. Mag-add siya og strength sa microfibril because mas na-improve ang bonding between cellulose nga mga, I mean, between the components and between two cellulose nga gatapad. Kuha ninyo? Remember, this one is cellulose, ha? This one is also another cellulose. Karon unsay application ani? Sige, mangutan ako. Unta ganito ang mga types of water nga nasa wood. Padumdum, ana? Sa inyong wood, kung sabi na, wood identification or sa inyong wood physics. Wood physics. Free water, sir? Katanya ito. Tama, tama na ako. Water free. Constitution. Sorry, yeah? Tama, kuko. Free water. Sabi isa. Water of Constitution, ano, sir? Water of Constitution, dayon. Ito isa. Ito isa. Bound water. Bound, that's correct. Bound water. So, ang water if mag kung ano lang ka sa water in constitution. Ang water in constitution, mauto ang mga na-release na water or mauto ang mga water within the molecule. Ano yung nadre? Na pwede maporma kung mag-release ng oxygen o hydrogen. So, i-disregard sa ninyo ang water in constitution because ano na siya gina-struggle pa kung unsagid ang exact niya nga position or kung ga-exist gid siya. Dirita sa duha, free water o bound water. The free water, asa na siya makita? Ano pin makita sa free water sa inyong physics? Outside sa cell wall, sir. Outside sa cell wall. Therefore, naa siya sa? Naa siya sa lumen. Diba? Oo, oh, sir, sa lumen. Naa siya sa lumen, dito sa mga buslot. Na dito si free water. Si bound water, mao na siya ang water nga naa sa asa. Inside sa cell wall, sir. Tama, naa sa cell wall. Karon, ingon ta nga, dobe, balik to diri sa atong previous na slide. Dobe, inani man si cell wall, ahaman mo, sunop si tubig diya, wala may space, di ba? Dara ka ng space, di ba na space dara? Middle lamellaman eh. Kini, middle lamella, na primary wall, na S1, S2, S3. Ahaman mo sunop si tubig dari. Di ba? Wala may space. Aha ka dapat. Kini, made of microfibrils man eh. Mga microfibrils da, microfibrils. Kini, na lignin. So, di, naginay mo kung anong tubig. Aha ka dapat mo ato si water. Kaya ningon man tanga na ay bound water. Aka dapit sa cell wall. Kapag ana, mo ni ang importante yung makabalo mo ni ang question, ang answer ana, dire. Ano siya? Kini o? Kini mismo dire. Sa akong ipang delete ka dire ah. Kini mismo dere nga space. Di ba ga connect man na si oxygen dia kang 6 kan
si oxygen sa isa ka cellulose mo connect siya kay 6. But remember van der Waals na dili van der Waals nga banding, dili na siya covalent nga banding. So wala na sila ga share og electron. But actually na ay space dere. Mao ni ang area of absorption sa water. Mao ni ina niyo nga illustration. Kini walay water. Walay tubig dere kay exist. Isa ka cellulose ako ikon sa ano. Isa ka cellulose, another cellulose. Remember outside na ana siya mga OH. Illustration lang niya na ay mga OH. Pare ani ba? Kini OH ba ni originally? Kini OH. OH ni siya, OH ni siya. Walay water ani. Kay exist ang mga H pero murag ma-attract lang sila duha. Walay water ni sulod ani. Nani ang kakitabo sa shrinkage? Shrinkage. Meaning mag-shrink ang kahoy, wala, mawahurot ang water sa iyang cell wall. Pero kung naay water, mauni sila dire. If mo sunop ang tubig or if mo sulod ang tubig sa cell wall, diri na sila mo connect. Mga water na siya nga molecule nga pare ani nga H2O. That is H2O. Ini another H2O, mga water ni nga molecule. Ang water na molecule, yung may ngunta nga, ang bound water, asa siya dapit sa cell wall, naana siya between two microfibrils. Between cellulose chains. Isa ni ka-cellulose, isa pagid ni ka-cellulose. Between cellulose chains, dito manulod ang water. Dili siya manulod between microfibril. Ano? Example, isa ni ka microfibril or lamella, isa ka microfibril, taparan siya og another microfibril. Maana sa tunga ang cellulose, may cellulose, lignin. Dili mo sunod ang tubig diri because remember that is lignin. Lignin is lignin is hydrophobic. Dili siya, mura siya semento ba? Dili siya sunupan gyud og tubig. Kung nigahay na ang semento, kuan ang tubig da, dili basa-basa mo sunup ang tubig da. Inana ang lignin. So, it's hydrophobic actually. Dili siya ganahan og tubig. So, dili mo sunup between microfibrils ang water. Dili dire ang water. Instead, water will penetrate dire mismo. Within the cellulose chains nga naa sa microfibril. Manang atong bound water. So the bound water is present in the cell wall. In its Sir, nipilit na pod ka, sir. Nawala ko. Ako dapat na putol. Katong sa last slide, sir. Sir. About sa cement. Relax. Katong lignin. Katong sa microfibril. Okay. So, sa microfibril,
for example, naman ta sa microfibril, di ba? Kini, isa ka microfibril. Ang isa ka microfibril, magtapad na sila sa microfibril para mahimo ang macrofibril na nag-create sa cell wall. Pero, remember ang parts sa Sir, nipilit na pod ka, sir, oy. Sir, hello. Jep, dungog ko ni mo, Jep. Sige, ako nipilit pa. Marapag ang mga pod ka. Happy ko, sir. Ha? Yo. Happy. Siliman. Kahit muling masaktan. Naka-evaluate na mo. Hindi mo open lang, Cash. Hindi mo open lang, Limaw. Hindi. Limaw. Hindi. Yung sabang na manok dira ah. Tutol na po ko. Ito man ang pinula diya, gatingog man. Sir, kakawala lagi ka, sir. Lagi. Huwag may daot lagi niya mong internet. Sige, so gets na ninyo. Ang tubig na nasa cell wall. So, diri mag-meet ang good physics o good chem, no? Sa iyang property, for example, sa water. So, kung tanawin ni mo, nadira ang tubig ni sulod between two cellulose chains. Tubig ba yan yung? H2O. H2O. So, ma-attract siya through van der Waals diri sa mga OH. Munang, lisod po paugahon ang kahoy, basta-basta, nga mawala, ma... Ang una mahurot ng God, kung paugahon ni mo ang kahoy, ang una mahurot, kanang naasa, kato yung free water, itong nasa lumen, nasa mga buslot. Mauga, mawala, tulitso. Ang lisod ko on, kining bound water, kining naasa cell wall. Dili siya basta-basta makuha because attracted siya sa cellulose nga mga OH. OH man sa mga cellulose. Ma-attract ang water nga molecule dara. Munang lisod siya muuga. Pag-guess ninyo? Kuha ninyo? Question. Kuha ninyo, sabta ninyo yung cellulose? Dara man tayo mag-kuha. Hoy, gets niya? Gamay sir, gamay. Hindi nga na complete eh. Sige. Sinking sir. Sinking. Question. Sige, pangunta na. Before to mag-end. Sige, question? Ha? Remember ang repeating unit sa cellulose is cellobios. Sige daw be, mungutan ako daw, mungutan na be. Kita sa cell, sa... Unsay repeating unit gani sa cellulose? Cellobios, sir. Cellobios. Unsay dagway sa cellobios? Yatuwad, sir. Yatuwad? Balibalik. Karang banding sila, sir. Naband sila nga duha sa glucose. Ang isa, nakabaliktad. Nakabaliktad. Nakaflip. Ang isa, cluster lang siya. So, moto ang repeating unit. Sige, dali daw ta. Nga nung glycosidic? Glycosidic linkage. Kaya ikuan man sir, nag-connect man sila doha sir. Nag-connect sila through oxygen. Kining through oxygen. Duha ka monomer, kining duha ka glucose. Nganong 1,4? 1,4, okay? Diri sila nag-connect sa carbon, 1. 1. And
og carbon 4. Okuha na. Tanda niya. Sige. Ano siya pasabot sa intramolecular? Sulod sa cells ng laban. Sulod sa? Intramolecular. Ano ka? Sulod sa? Sulod sa cellulose, sir? Tama, within cellulose. Within cellulose nga banding. Intramolecular na siya. Intermolecular. Sabot. Between cellulose. Between. Between. Sir. Ko. Sir. Ko. Wala si Sir Bay. Ko. Sir, nawala na pagka, sir. Hoy, ko. Yes. Bisitag. Library. Ipad siguro, bay. Libre-libre na yun. Tugna ba? Bro, nakoy juice, bro. Narapoy, kuhan na ra, tulahunon ba? Ang tingog. Migo, bro. Taga, pata. Uliin. Pata na kung nakuhaan, hindi ko ganaan sa lasa, bay. Lamig ayarong sabaw ba? Ang tingog. La-recorded, hindi niba? Bunggaw magana. Bunggaw din mo. Sige. Record. Ano sa itong duha ka regions sa itong microfibril? Duha ka region. Natay. Amorphous. Amorphous. Crystalline. Crystalline. Crystalline region. So, amorphous. Ang katong amorphous o crystalline, ang crystalline, compact nga cellulose. Ang amorphous, murag nabuskag nga cellulose. Pero continuous na, di na maputol. Girl, crystalline, mo amorphous, pero mabalik ra siya crystalline gyapon. Bali ang kuan, sir. Ang amorphous nga region, sir, mo nagkakuan sa tensile property sa kahoy, no? Ah, nakontribute na isa sa tensile. Anong, kaya sa kahoy na mag-bend or mag... Di siya murag mabuak ba? Baso ito, mabuak dila inana because na contribute ana sa iyang anatomically sa iyang microfibril present to nga mga region especially sa S2 because ang S2 ang pinaka determining nga kuan sa property sa kahoy sa S2 nga layer. Sige, namoy question kay kung wala na mag-end ta. Question. Wala na, sir. Wala na. Pero na ba question sir ba regarding sa evaluation dili lagi maka-open sir. Sa evaluation. Ah, faculty. Sa faculty. Dili ko sigurado eh. Gi-open na ba? Omro, gi-open na dito, no? Gi-open na to sir, mga last week pa pero dili gyapon na mo access ang tud karon. Murag wala giwala man ata nila, nagiwala man nilang link sa CMU today. Sige lang, mo tana ko. Tana lang man. Sige. Next Monday na punta para sa Hemay Cellulose. O lignin siguro. Dali na, kaya rin nyo. Tapos, Monday ta, morning, gapon na lang ta, alas 9, kaya gapon, problematic kaya mong wifi diri. So, din na ta, mag-class every Tuesday, sir, sa imong schedule. Sige no, nabaliktad ta ba? Dapat Tuesday, Monday ta? Dali, sir. Okay. Bali. Sige, Tuesday rata, Tuesday. Tuesday ta, buntag ta, hapon? Hapon, sir. Wala-wala, magod ang wifi dito paghapon. Yeah, gihurot sa akop niya ang wifi. Mag-akop pag yun next week. Sige, namoy klase buntag. Kuan, sir, water shed. Mag-klase ba mo, anak? Namoy schedule? Naa, sir, water shed, pero wait, klase-klase nun. Yeah, naro, gihatagan na mag-hand out? Wala, sir.
Sige, kita lang say oh, kabalo na. Sige, kita na lang say magklase morning Tuesday. Plus maybe gapon siguro. Never bitaw may virtual class. Ha? Okay, sir. Okay, sir. Sige, okay ra man kanyo basta i-record na man pud na kung dili maka-appel. Katulad lang kung okay. Medyo na yung signal para maka-join. Para mas masabtan ninyo ang topic. Sige. So mag-enter dire. Sige, pwede na mo mag-out.